Hi guys, yung ipinangako ko pong bigas ay dadalhin ko na po doon sa lalaking akin pong isinakay sa motor, yung isa pong tatay na mayroon pong kapansanan, putol po ang paa na nakasakulay na namumulot ng bote. Akin pong ipinangako sa kanya na ngayong hapon ay dadalhin ko po siya ng bigas. Kaya yung bigas ko po ay akin pong binawasan para sa kanya. Ang sabi nga, share the blessings. Yan. May kasama na rin pong groceries. Yan. May bagong, may toyo, may noodles, at itong bigas na ito. Batid ko po kasi mga kaibigan na masigit pong kailangan ito ng pamilya ng tatay. Sapagkat ang kanya pong anak ay maliliit pa. Alam naman po natin, kahit nga po kumpleto ang paa, marami pong taong naghihirap ngayon. Lalo pa na si yung tatay na yon. Isa ang paa, namumulot lang po ng bote para mabuhay. Suportahan po natin siya mga minamahal kong kaibigan. At ako po ay paparoon na. Salamat po. Hinahanap ko guys kasi parang nalimutan ko yung lugar. Pero sisigapin ko pong makita. At umaasa po yun na ako po ay magdadala ng bigas. At yung akin pong pangako ay akin pong gustong tuparin. Sana po ay makita ko ang lugar. Tatay, kayo pa ba'y umaasa pa ba kayo na ako'y darating pa? Okay. Opo, ano? Ako pinangako sa inyo na ako po ay magdadala ng bigas. Tama po, ano? Ito po'y aking tinupad. At iyan lang po ang aking nakayanan. Subalit, kayo din po bagay umaasa na pagdating po ng oras, didinggin ng Panginoon ang inyo pong kahilingan. Na kayo po ay pagkalooban ng kontador at maipa-repair din ang inyong bahay. So, dapat po na tayo po'y magtitiwala sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Ano po? Sapagkat ang wika po sa banal na kasulatan, sa Santiago 6:1-8, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan, huwag umasang tatanggap mula sa Panginoon ang mga taong pabago-bago ang isip at hindi po alam ang kanilang ibig. Ibig kong sabihin, tatay, magtiwala po tayo sa Panginoon, humingi tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon, at dahil po sa ating pagtitiwala, hindi malayong ipagkaloob ng Diyos ang atin pong kahilingan. So naniniwala po ba kayo na walang imposible sa Diyos? Naniniwala po kayo na ang lahat ay mayroong posible. Kaya pong ibigay lahat ng Diyos ang nais po natin, ano? Kung tayo po ay magtitiwala sa atin pong Panginoon. Okay. Yan tatay. Ay meron po akong dalang bigas. Yan po ay galing sa akin sa bahay po namin, ano po? So meron din po akong kaunting pandito, grocery kaunti lang. Alam niyo naman po ako, isang katulad yung mahirap lang. Pero sinisikap ko po na makatulong din sa iba. At yan nanay. Apo, tinupad ko po yung aking promise sa inyo na ako'y babalik. Ano po? Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po Panginoon ang bigas at kaunting grocery na inyo pong ibinigay sa kanila. Dakila po naming Ama, amin pong tanging dalangin ay tugunan ang kanila pong kahilingan at mga panalangin na sila Panginoon ay magkaroon ng kontador ng kuryente at maipa-repair ang kanilang bahay. Ngunit ano po ang inyong kalooban ay siya po namin Panginoong tatanggapin at maganap nawa ang inyong kalooban para kay nanay at kay lola. Ngayon Panginoon ay amin pong pinupuri at pinapasalamatan kayo sapagkat patuloy na magandang kalusugan ang inyo pong ipinagkakaloob sa amin, inilalayo sa mga pagkakasakit na dulot ng COVID-19. Salamat Panginoon, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, salamat po. Okay. So, sir, huwag po kayong mag-aalinlangan na magtiwala sa Panginoon.
Lagi po kayong mananalangin. Ano po po? Wala pong ibang tutulong sa atin, lalo na sa ating mga mahihirap, kundi ang Panginoon lamang. Ano po? Instrumento lang po yung mga taong ginagamit niya para sa atin. Ano po? Okay po. God bless po sa inyo. Ako po'y aalis na. Ano po? Magtuturo pa po tayo. Kayo po yung ate ni tatay, ano? Ay pati po. Ano pati? Kapatid. So, nakita po ninyo na sa kabila po ng kalagayan niya ay talaga pong nangangailangan siya ng tulong. At yung pangako ko kanina na ako po ibabalik para magdala ng bigas ay natupad ko naman po, at nagbigay din po ako ng konting grocery. So hindi lamang po doon natatapos. Kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, hihiling sa Panginoon, mangyayari yung kanyang kahilingan sa pamagitan po ng ibang tao na gagamitin po ng ating Panginoon para sa kanya. Opo, no? So, pasalamat po tayo sa Panginoon at tupad yung bigas. Oo. Akala nyo po siguro hindi na ako babalik. Ano po? Gusto nyo po ba? Ano po masasabi nyo? Para kay tatay. Sana matupad yung kanyang kahilingan, ano? So, yun ang mga kahilingan ng kanya pong kapatid at kapitbahay. Opo, kapitbahay. Oo, kapitbahay. Para po kay tatay. So, sana po mayroon pong magbukas ng puso para sa kanya. At pinapasalamatan na po kayo sa nagyanais pong tumulong sa kanya na magkaroon po ng puntador. Ayan. Puntador. At maipa-repair ang kanyang bahay. Salamat po. Salamat po. Ingat po sa biyahe. Okay. Sir, tutuloy na po ako. Opo, mag-iingatin po kayo. At minsan po ay babalik po kami kasama yung aking grupo. Mag-aaral po tayo ng banal na kasulatan. Okay po ba sa inyo yun? Ako ang speaker. Okay, pagpalaan kayo ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon at naihatid ko na po ang bigas at sinamahan ko pa ho ng konting grocery.